Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapil. May sasabihin lamang po ako sa inyong good news. Actually po, mga kapil, matutulog na po sana ako. Kaso, nabasa ko po itong magandang balita at hindi naman po mapalagay ang aking kalooban na hindi ko po agad ito maiparating sa inyo para aware po kayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Napakabuti po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Biruin po ninyo, mga kapil, unang araw pa lamang ng kanyang termino, eto na, bumabanat na, nagtatrabaho na, higit sa lahat, mga kapil, nagbibigay po siya ng magandang benepisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalong na sa mga computer. Sa hirap ba naman ang panahon, sa mahal ng gasolina at sa mahal ng bilihin. O kaya ito po, isa sa mga solusyong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para makatulong po sa ating lahat. Ano? Ito, basahin ko lamang. Inaprubahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawig ng libreng sakay sa EDSA bus carousel hanggang December 2022. Ayos? Ayon sa Department of Transportation o DOTR. Kaugnay nito, aprobado rin ang libreng pamasahe sa MRT3, LRT2 at PNR ng mga estudyante sa pasimula ng face-to-face classes sa Agosto. Aba, edi makakatipid ang mga magulang dahil libre na pamasahe ang mga estudyante kaysa naman yung baon is, halimbawa, pagpalagay natin 100, di medyo mababawasan na po, no, mga kapil, dahil iaawas na ng kanilang mga magulang ang pamasahe dahil libre nga, di pagkain na lamang ang iintindihin ng ating mga kababayang estudyante, mga kapil. Ganun po, kabuti ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Paano na lang kaya kung yung iba ang nanalo? May ganito kaya, mga kapil, sa unang araw pa lang? Paano na lang kung si Inang ang nanalo, Kuya Kokoy? Wala rin. si Manny Pacquiao, uy, tiba-tiba tayo, condominium yun. Kung mangyayari. Si Isko, magbibenta muna. Bago magkaroon ng libreng sakay. O eto, basahin ko na rin po, mga kapil, ha? Yung mga kaganapan sa angat buhay ni Inang. May first day din siya. Ayan o, first day niya rin yan, ha? First day of angat buhay. O eto, former Vice President Lenny Robredo shares a donation update of one of Angat Buhay NGO's initial project, Street and Art Festival, amounting to, eto na, 1,068,470. Edi malaki, Inang, yung mga painting na ibinigay sa inyo ng inyong mga supporters na nakalarawan ng inyong pagmumukha, ipinagbibenta niya po, mga kapil. O ito nga yung inabot ng halaga. Baka nga hindi pa po ubos yung mga painting at kung ano-ano pa yung mga paninda nila, maari pa po ito madagdagan. Pero ang kaibahan po dito, mga kapil, ha? Si Inang, siya po ang binibigyan para pagganahin po yung kanyang angat buhay, ha? Para makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan, kasi yun din naman ang kanyang hangarin, di ba? Makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan, ay di sige, antabayanan po natin yung mga kaganapan na yan. Pero mga kapil, kay Bongbong Marcos, iba, siya po ang nagbibigay. Kahit noon pa man po na hindi pa siya official sa ating bansa, hindi pa siya elected dahil nga pagkatapos na kanyang termino bilang senador, patuloy pa rin naman po siya na nagbibigay sa ating mga kababayan. Yun nga lang,
wala siyang bit-bit na camera, ano, maaring nasa vlog niya, pero hagilapin pa natin. O, hindi naman tayo updated sa kanyang YouTube channel, o, di ba? At saka sa kanyang Facebook page. Pero, ang ibang tao, mga kapel, pag kumilos, isang kimbot, kislap ng kamera. Isang kimbot, kislap ng video para maipakita lang talaga sa taong bayan na ganun ang gawain nila. Scripted, kumbaga, mga kapel. Walang damdamin. O merong paggawa kasi nakaplano yan. Pero yung damdamin, parang may kulang. Iba talaga yung nagkukusa ka, di ba? Mas ramdam ng taong bayan yung pagmamahal mo sa kanila kasi iba yung galaw, iba yung dating pagka may puso ang proyekto. Tulad dito kay Bongbong Marcos, unang araw pa lang, hindi niya pinahirapan yung ating mga kababayan ng mga commuters. Kamahal kaya ng pamasahe, lalo na't nagtaas, di ba? O, anong ginawa? E di naglibring sakay. Karami nung binasa natin na yon. Siguro naman, narinig nyo po, mga ka-PL. Pero, compare natin kay Inang, siya po ang binibigyan. O, di ba? O, yan sinasabi ko sa inyo, mga ka-PL. At, aantabayanan pa natin yung kanyang angat buhay. Kung ano pa ang mga galawan niyan. Di ba? Depresya na kaagad. Unang araw nila, first day nila parehas, mga kapel. First day. Ang isa binigyan, samantalang yung isa, siya ang nagbigay sa ating mga kababayan. O, di ba? Saan pa kayo? E di, Bongbong Marcos na tayo forever, mga kapel. Di ba? So, hanggang dito lamang po. Pinaabot ko lamang po sa inyo yung mga magandang balita para aware po kayo sa mga kaganapan sa ating bansa. At yun naman po ang hangarin ko na maipaabot ko po sa inyong lahat kung ano po ang kaganapang magaganda sa ating bansa. Kahit na hindi kagandahan, alam natin may problema talaga, hindi maiiwasan yan kasi tulad ng pandemya na bigla-biglang dumadating sa buhay natin na hindi naman natin inaasahan. Pero yun na nga, mabuti na lang at maganda ang pamamalakad ng ating former President Rodrigo Roa Duterte at na-handle niya po lahat. Paano na lang kung hindi si Pangulong Duterte ang kasalukuyang pangulo sa ating bansa nung habang nangyayari ang pandemya. Ay di, baka nagutom tayong lahat, ano, mga ka-PL. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo sa ating mahal na Pangulong Duterte. Sir, hanggang ngayon, hindi po matapos-tapos ang aming pasasalamat sa iyo, Pangulong Duterte. Andyan lang tayo, magkapit-bahay lang tayo. Anytime, pwede kitang puntahan sa bahay ninyo. Sana, isang araw, mapuntahan ko po kayo. At ng konting pentuhan lang po, at manghihingi na rin po sa inyo ng tip. Ano po, mahal na Pangulo, maraming salamat po sa inyo, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ganoon na rin po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat din po sir sa unang araw pa lamang po ninyo. Abay, hindi po ito pakitang gilas, kundi ito'y tunay na gawain ng isang tatak Marcos. May puso at marunong mag-isip para sa ating mga kababayan. So hanggang dito lamang po, mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed.